Wala! Ganyan ang maraming miyembro ng relisyon at ang sinasabi ng Panginoon sa mga born-again Christian, huwag niyong tularan ang mga miyembro ng relisyon. Nagbagong buhay na kayo, huwag na kayong babalik pa sa inyong mga dating bisyo at kasalanan. Yun ang ibig sabihin mo. Nakuha po ba natin? Put off the old life or the old self. Hindi siya nabing put off the old dress. Hindi siya nabing. But put off the old self or the old life and put on the new man, the new self, the new life. No? Hinubad mo na yung dati mong pagkatao. Ngayon ay may bago ka ng pagkatao. Kaya bless ako eh. No? Si Pastor Ross ba yung nagpatotoo noon? First time kong narinig yun. Ang dami pala niyang bisyo, no? Ano ba yung mga bisyo yan? Ininigarin niyo? O ano? Umiinom ng ala. Kababaeng tao yun, ha? Mahilig sa disco. Nagmamariwana. Ano ba siya? First time kong narinig yun. At ngayon, binago siya ng Diyos. Kaya dapat nagpapatotoo kayo, eh. Ayoko magpatotoo, makikita ako sa YouTube. Dapat kang makita sa YouTube. Dapat kang makita sa buong mundo na binago ka ng Diyos! Amen! Sino ba dapat ang binabandila sa buong mundo? Di ba yung mga binago ng Diyos? Eh ngayon, ang mga nilalandag ngayon, For Hell Magazine, AFHM, For Hell Magazine. Ang ibig sabihin ng FHM, For Hell Magazine. Anong mga binabando ron? Mga nakahubot-hubad. Tinatakpan lang minsan na kung ano-ano yung kanilang private parts. Binabando yan, pinagmamalaki yan. Oh. Model ka ba? Oh, model ako ng bikini. Bikini model. Ang mga born again Christian, hindi nagsusuot ng mga swimsuit. Whether two-piece or one-piece, hindi nagsusuot niyan. Ang mga born-again Christian, pag nagsiswimming, naka-shirt at naka-t-shirt. Amen? Hindi naka-two-piece, hindi naka-one-piece. Ang mga nagsusuot niyan, mga hindi born-again Christian. Pero ang mga born-again Christian, hindi nagsusuot niyan. Nakikinig pa ho ba tayo? Wala nang sumasagot. Kaya yung ayaw magbagong buhay, hindi atin at hindi babalik sa Kingdom of Jesus Fellowship. Si ayaw magbagong buhay niyan eh. Pero yung gustong magbagong buhay, tuloy-tuloy at babalik sa Kingdom of Jesus Fellowship, magdadala pa ng marami. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya iba ang religion. Ang religion, kung magbago ka hindi, walang pakialam sa'yo ang religion. Pero pag-aatin ka sa born-again Christian Church na kagaya nito, pakikialaman ka. At sasabihin sa iyo, italaga mo na ang sarili mo sa Panginoon, consecrate. Na ang ibig sabihin, talikuran mo na ang bisyo mo at mga kasalanan. At ang ibig sabihin niyan ay maging magpakabanal ka na. At ang ibig sabihin niyan, huwag mo nang pabalikan pa ang mga dati at mga luma mong pagkatao. Anong tawag sa mga born again na bumalik muli sa kanilang bisyo at kasalanan? Ano ang tawag doon? Backslider. Kaya hindi magandang sumayaw ng ganito. Dahil ang totoo po ito. Dahil binabalik mo po. Pa-atras yan eh. Ibig sabihin, imbis na sumulong ka, umaatras ka. At maraming ganyan, imbis na sumulong, umaatras. Ngayon, kung sakasakaling, ikaw ay sumulong, bigla kang napaatras, nagkamali ka, nag-fall ka into sin. Huwag kang tumigil, nakikinig pa ho pa tayo. Muli kang bumangon at muli kang magpatuloy. Tingin kayo sa akin. Kahapon, doon sa ESA, eskwelahan yun eh. No. Isang academy, nagkaroon ng team premier. Tapos isa si Joshua sa participant, kasama siya sa school. Sila yung mga pinaglaban ng school. Third year and fourth year, pinili sila. Nagiginig pa ko ba tayo? So, kung nag-umingi ng support si Diyos, so, dalo ka. So, dumalo naman ako. Dumalo kami nila Pastor Raging, dumalo kami ng mga girls, yung mga leaders natin, dumalo kami sa challenge na iyon. No? At nagluto sila, paramihan ng benta, ganoon, at saka may mga challenge. Tingin kayo sa akin.
meron silang laro na egg rolling. Ano ibig sabihin nun? Merong itlog, may itlog. Tapos yung itlog na ito, hindi ihipa, hindi tutula, papaypayan ng holder. Papaypayan ng holder. It's a school, merong dalawang representative. Isa nga si Joshua Ron, yung isa classmate niya si Elijah. No. Ngayon, apat muna yata ang school, puro high school yung mga naglalaban. Si Joshua at si Elijah nandito. Nag-bye-bye sila ngayon, tapos yung kalaban nila, napunta sa likuran, hindi nila sinasadya, natamaan ni Joshua yung egg. Ano, sumabog, nakikinig pa ba tayo? Tapos sabi ngayon nung ano, sabi ng mga staff ngayon, oh, disqualify na kayo. Eh since si Joshua humble, sabi niya, no ma'am, sabi niya, it's my fault. Hindi sila ang kasalanan, ako ho, kasi hindi sinasadya, napunta sa likuran ko, napalo ko. So pinagbigyan ulit. Ngayon, listen very carefully. Kung titignan mo, na-stop sila. Pakisabi na-stop. Na-stop. Dahil nga nag-usap pa, na-stop sila. Samantalang yung mga kalaban nila, nagpapatuloy sa pagpalo. Sa pagpalo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kunyari, ito yung folder. Alam niyo, di ba yung alam niyo folder? Envelope, alam niyo. Folder. Yung folder na yan, dalawa sila, pinapaypayan nila yung egg. Pinapaypayan nila. Eh, folder. Ano ba naman yung folder? Mabuti sana kung illustration board. Ngayon, dahil na-stop na ho sila, may tendency na sumuko na sila o patrasa sila kasi yung mga kalaban nila hindi na-stop eh, tama? Pero alam mo, napakaganda. Isa ako sa nag-cheer at nagbibidyo. No? Sabi ko, go, 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 go! Sabi ng mga classmates nila o schoolmates nila, go, 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 go! No? Napaganon sila. Oo nga naman, kahit na-stop na kami, kailangan tuloy pa rin ang laban. Amen. So, hinampas nila na hinampas yung ano lang, hinanginan lang nalang ng hinanginan. Bali, ang nahampas nila yung pavement lang, yung semento lang. Alam mo kung sinong nanalo? Sila nanalo. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, elimination round yun. Ngayon, championship na ngayon. Si Joseph, pagod po yan, etc., etc. Yung egg nila, pinapalo nila ng pinapalo, hindi umaandar. Samantalang yung mga iba, hindi rin umaandar. Yung iba umaandar na, pero may, bali dito na sila sa dulo. At yung nandito, sa first row, sa first rack, ano po, ang layo na ho nila, pakisabi ang layo na. Alam mo, nawawala na sila ng pag-asa, ang layo na eh. Pero sabi ko, go, 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 go! Kasi ganyan ang pagkatao ko eh. Ako yung taong lumalaban ng mukhas, hindi sumusuko. Go, 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 go! Sabi ko sa kanila. Napatingin sa akin, napatingin sa mga schoolmates nila. Lumapon sila ngayon. Alam mo, nakalapan sila at umapon sila ron. Nakikinig pa ho ba tayo? At alam niyo po ang nangyari. Yung pong egg ng kalaban, pumasok na sa square. Tapos tinitingnan nila, eto, i-stop na sila. Hindi sila umistop. Alam niyo kung bakit? Kasi yung egg na nasa square, muling bumalik. Sabay, yung palo nila, sila nag-champion. Amen! Nakikinig pa ho ba kayo? Palakpakan natin si Lord. Kaya maaari sa pagiging born again natin, pagiging leader natin, no, tayo ay nag-backslide, nag-fall, dumausdos. Eh, bumalik tayong muli. Amen? Muli tayong magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, at muli tayong maglingkod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpakan natin ng malakas ang Lord. Pangalawang lesson na nakita ko roon, napakahalaga talaga sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Napakahalaga talaga sa mga taong bumagsak sa kasalanan. Napakahalaga talaga sa mga sa kanila na merong nagpapalo up sa kanila. Pag matutulog, merong nagbi-evangelize sa kanila at merong nagpapaalala sa kanila, halika na magbalik-loob ka na sa Panginoon. Halika na magbagong buhay na. Halika na kung sakaling mga ikaw ay bumagsak sa pagkakasala, tumayo ang muli at magpatuloy sa Panginoon. Amen? Napakahalaga na. Kaya dalawang lesson na nakuha ko ron. Number one, kung ikaw ay bumagsak sa pagkakasala, tumayo kang muli. Umahon ka, bumangon ka. Kasi pag hindi ka tatayo, impyerno punta mo. At isang lesson, pag may nakikita tayo nasa bisyon kasalanan,
o nagbagong buhay na, bumalik sa vision kasalanan, paalalahanan po natin muli. Tayo-tayo, balik uli sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Isang malakas ang palakpak sa Diyos. Yan. So, ano ba ang ibig sabihin ng consecrate? Number one, repent and renounce all our sins. Letter B. Ang ibig sabihin pa ng consecrate, letter B, ang ibig sabihin pa ng consecrate ay commit. Pakisabi commit. Ano ibig sabihin ng consecrate? Repent and renounce all our sins. Ang ibig sabihin, we must be holy. We have to take off our old life and put on the new life. At ano pang ibig sabihin ng consecrate? Consecrate means commit ourselves to God. Alam niyo ibig sabihin ng commit or commitment? Anong status mo? Single. Wala ang commitment. Wala. Anong status mo? Ito na. In relationship. Ibig sabihin, you are committed to someone. Pag ikaw ay single, meron bang kumukontrol sa'yo? Wala. Pag ikaw ay in relationship with someone, meron bang kumukontrol sa'yo? Meron. May mga bawal na, may mga limitasyon na. Amen po ba? So, ang ibig sabihin, pag hindi ka born again, magagawa mo lahat ng gusto mo. Ito yan eh. Kaya mas masarap para sa marami ang nasa religion. Dahil magagawa nila ang gusto nila. Pero sa born again Christian, hindi lahat nagagawa mo. Meron isang pinagbabawal. Alam niyo kung ano? Kasalanan. Lahat magagawa mo pero hindi ang kasalanan. Ang ibig sabihin ng commitment, no? Noon wala kang relasyon kay Jesus. Wala ang relasyon sa Diyos. Ngayon, in relationship with Jesus. Pag sinabing consecrate yourself, it means magkaroon ka na ng relasyon kay Jesus. Pag tinawag mo ang Diyos na Ama, anong ibig sabihin ng Ama? Ang ibig sabihin niyan, siya ang iyong provider. Pag tinawag mo siyang Ama, anong ibig sabihin niyan? Ikaw ay kanyang anak na susunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, meron ka ng obligasyon sa kanya at meron siyang obligasyon sa iyo. May tungkulin ka sa kanya at meron kang tungkulin. Siya ay may tungkulin sa iyo. Nakuha po ba natin? So, ang ibig sabihin ng consecrate, it means italaga mo na ang iyong buhay sa Diyos. Italaga or commit. Pakisabi commit. Yan. So, ano ang ibig sabihin ng commit? Ipaliwanag natin ng maigi yung commit. Ha? Commit ourselves to God. Ipaliwanag natin ng maigi. Evangelize the lost. Listen very carefully. Kopya-kopya ang pag-aralan sa inyong tahanan. Kung ikaw ngayon ay born again na, di ba? Paano kayong nakadalo rito? May nag-invite sa inyo, tama? May nagdala sa inyo, tama? May nagsundo sa inyo, tama? Paano ka nakapagbagong buhay? May nag-share sa iyo, may nag-evangelize sa iyo, merong ginamit si Lord para ikaw ay makapagbagong buhay. Ngayon, yamang ikaw ay may nag-share sa iyo, may ginamit si Lord para makapagbagong buhay ka. Ang ibig sabihin ng consecrate, it means inalaga mo na ang buhay mo sa Diyos. Kung paano, ito ang tingin. Kasi kung lahat ng lalabas at pabalik, titingnan nyo, titingnan, mababaliliit nyo yan. Samantala kung dito lang kayo nakatingin, lalo gumagandang lalaking sa harapan nyo. Yung tinitingnan ninyo, ganyan nyo, lalong gagwapo. Amen po ba? Ngayon, ang ibig sabihin ng commit, evangelize the lost. Iligtas mo ang mga hindi pa ligtas. Sino ang nagliligtas dito araw-araw? Taas ng kamay. Sino yung nag-i-evangelize araw-araw? Wala nagtataas. Pero basahin mo ang banal na kasulatan. Araw-araw may naliligtas. Bakit araw-araw sila pa yung nagliligtas? Pag meron kang kapitbahay na hindi pa ligtas, ibahagi mo sa kanya ang pag-ibig at kaligtasan ni Kristo.
Ibahagi mo sa kanya kung paano kang binago ng Diyos. Pag meron kang mga classmates na hindi maligtas, ibahagi mo sa kanya ang kaligtasan, ibahagi mo sa kanya kung paano kang binago ng Diyos. Ano yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos, i-share mo. Pag meron kang group na tinuturo ang mga hindi maligtas, ibahagi mo ang kaligtasan. Ibahagi mo kung paano kang binago ng Diyos. Ibahagi mo ang mga kabutihan ng Diyos. Amen. Huwag kang manahimik. I-text mo sila, tawagan mo sila sa FB mo. Nakikinig pa ba tayo? Maraming ang pwedeng i-post sa FB mo. Go Gilas! Go Gilas! Mabibless ang mga Pilipino, pero hindi sila maliligtas. Bakit hindi mo i-post? At sabihin mo sa kanila, dati ako bakla, ngayon ay tunay na lalaki na. Dati akong babaero, ngayon ay tunay na babae na. Dati akong lasinggero, ngayon ako ay nagbagong buhay na. Hello? Nakikinig pa ho ba tayo? Hello? Kita ko pa ho ba rito? Tingin kayo sa akin. Sa araw-araw ng buhay, ilan po ang niniligtas ninyo? Sa inyong pananalangin, sino-sino ang mga pinapag-pray nyo para maligtas? Ako, wala akong planong mag-FB. Pero ginawa din ako ng mga ano ko ng FB, tinanggap ko na rin naman. Sa pamamagitan ng FB, yung mga long-lost friends and long-lost relatives na mimit ko ngayon. And through that FB, nagkakaroon kami ng communication contact. At sa pamamagitan ng FB, na ibabahagi ko sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Pinos ko sa FB, DS Bakunawang lands are for Jesus. Because I nanggaling ako sa Diaz at nanggaling ako sa Bakunawang lang. Nanggaling din ako sa Lusabi at Carillo lang. At yung mga ninuno ko pa, meron pa rong fraga. Ewan ko pa yung iba pa. Hindi ko na matandaan pa. Pero ang lola ko sa ama ay Lusabi. Ang lolo ko sa ama ay Carillo. Hindi ko alam kung sino yung fraga. Lola ko yata yun. Pero ang lola ko ay Diaz, ang kanyang apelyido. Fraga yata is middle name niya. Ang lolo ko is Bakunawa. Kaya nabasa yun ng mga friends kong mga Bakunawa Diaz, Diaz and Bakunawa clans are for Jesus. Nakikinig pa po ba tayo? Listen very carefully. Tingin mo kayo sa akin, ang totoong born again Christian ay laging nagliligtas ng kaluluwa. Balikan natin uli yung ating verse. Ay yung ating text, yung ating team, yung ating title. Consecrate yourself now, ngayon. Sapagat bukas ay gagawa ang Diyos ng kamangha-manghang bagay sa inyo. Saan nagmula yan? Sa Joshua 3:5. Joshua 3:5 nagmula yan. Ano ang sabi ng Joshua 3:5? Tingin kayo sa akin. Gagawa ang Diyos ng kamangha-manghang bagay sa inyong buhay. At anong ibig sabihin ng consecrate? Ang ibig sabihin ng consecrate, magsisi ka na at tumalikod ka na sa iyong vision kasalanan. At ang ibig sabihin ng magsisi, it means magpakabanal ka na. Ang ibig sabihin ng magsisi, huwag mo nang babalikan mo ang dati mong pagkatao. Kung ikaw ay tomboy, at ang mahilig ang lalaki ka, ay babae ka, tomboy ka, ang mga tomboy natural ayaw ng mahabang buhok, tomboy ka eh. Magpapakalbo, magpapaikli ng buhok. Pag tomboy ka na naging babae ka na, magpahaba ka na ng buhok. Tama. Hindi ka nakalbo, hindi nagupit lalaki ang buhok mo. Pag ikaw naman ay bakla, mahaba ang buhok mo kasi bakla ka eh. Mag-high heels ka kasi bakla ka na eh. Magpapamanicure ka, magpapapedicure ka kasi bakla ka na eh. Kikending-kending ka. Diba? Diba? Ako ang sirena. Di ba? Didisusuko ang bandera. Di ba? So, ayan ang kanta mo. Di ba? Pero pag na-born again ka na, hindi na ayos ang susuot mo. Tama? Ipapaputol mo na yung buhok mo at hindi ka nakikending-kende, ayos na yung lahat mo. Kaliwang ka na. Kaliwang ka na. Nakikinig pa ba tayo? So, ibig sabihin ng consecrate,
ay mga babae, ang ibig sabihin ng consecrate ay nagbagong buhay na. Magbagong buhay ka na sapagkat ang Diyos ay gagawa na maganda sa iyong buhay. Pangalawa, ang ibig ng sabihin ng consecrate, italaga mo na ang buhay mo sa Diyos. Paano mo ipatatalaga? Maraming hindi ligtas dyan. Ilang kapitbahay mo ang hindi ligtas? Taas. Ilang kapitbahay mo ang hindi ligtas? Hello? Anong ginagawa mo para sila maligtas? Ikaw ba'y nagpupunta sa kanila para sila iligtas? O sa panaginip ka lang nangangaral? O sa panaginip ka lang nagsishare sa katotohanan? Hindi. Uy, nanaginip ako, nagsishare daw ako. Uy, nanaginip ako, namimigay daw ako ng tracks. Uy, sa nanaginip ako, nagsishare daw ako. Gawin mong totoo yan. Mamigay ka ng tracks. Ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Ichismis mo sa kanila ang luma mong pagkatao. Ichismis mo sa kanila ang luma mong buhay. Nakikinig pa ba? Babalaan mo sila na mayroong impyerno. Sabihin mo sa kanila may impyerno, dati akong patungo roon. Pero nagsisi ako ng kasalanan at nagpaniglob sa Diyos, nagbagong buhay na. Mahirap ang magpagpagpagpagpagpagkristyano, maraming tukso. Pero nagpakatatag ako. Sabihin mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Huwag tayong nagbababad sa FB na wala ka namang nai-evangelize. Kada gawain, kada Sunday, tingin mo kayo sa akin. Tingnan mo ilan ang bago na ikaw ang nagdala. Uy, may bago. Kaninong dala yan? Ay, dala niya. Ikaw, yan, ilan dala po? Wala, hindi nga sana ako ating ngayon kasi signal number one eh. Ayoko nga sana umating ngayon kasi nagpe-prepare ako laban ng Pilipinas sa Iran ngayon eh. Pero napaatin na lang ako kasi mamaya pa namang gabi yun eh. Pero kung ngayong hapon yun, hindi ako aatin ba? Minsan lang yun eh. Hello? Ang ibig sabihin ng consecrate, italaga mo na ang buhay mo sa Diyos. Kung talagang born again ka, dapat meron kang naliligtas. Alam mo, ako'y lungkot na lungkot. Sapagat na born again ako, may edad na ako. I got born again at the age of 22. Sabi ko, Lord, ang tanda na. Graduate na. Kung na-born again lang ako, na estudyante ako, ay kada break time, bago lumabas yung mga ka-eskwela ko, magpipreach muna ako. Yes! Hindi na ako maghahanapan ng kongregasyon. Andyan na yung mga classmate ko. Andyan na yung mga guru ko. Ang daming estudyante. Lalo na. Galing ako ng public school. Hindi ako galing ng private school. Nung kumuha lang ako ng kurso, yun lang ang private. Pero yung elementary ko, high school, eh, puro public yun. Ang daming estudyante nun. Kaya sabi ko, Lord, sayang. Sana na-born again ako, estudyante ako. Para pagdating ng break time. Mga classmates! Bago kayo naman papalabas at kumain, pakinggan niyo sandali ang aking sasabihin. Dati akong kasama sa Rumble bago ako na-born again. Pero sa naman sa Diyos, binago ako ng Diyos. Eh, siyempre, merong sisigaw dyan na ano? Woo! Ano? Tumigil ka riyan! Siyempre, may sisigaw. Natural yun. Pero meron dyan na lalapit sa akin ang pagpapasalamat. Salamat, ibinahagi mo sa amin ang pagbabago mo. Amen? Saan ba ang church ninyo? Sasama ako. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, ilan ang nililigtas mo araw-araw? Anongin mo? At anongin mo yung kasama mo, ilan ang dala mo ngayon? Ang daming naglalaro sa computer shop mo, sa PCnet mo. Ilan ang nadadala mo dyan, linggo-linggo? Ilan ang nababahaginan mo dyan, linggo-linggo? Huwag mong bilangin ang kita mo! Mas bilangin mo ang karunungan na dala mo sa langit. Amen! 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 Ano sa pasagot? Marami kang pera. Walang biro, marami kang pera. Madala mo sa langit yan? FPJ, the king. Oh. Ang daming pera, ang daming mansyon. Marami rin asawa. Marami rin anak sa labas. Ang tanong ko, ilan ang nadala niya sa langit? Wala. Sa mundong ibabaw nito, wala kang madadala sa langit. Ni buhok mo, hindi mo madala sa langit yan. Ni suklay mo, hindi mo madala sa langit yan. At bago ka mamatay sa mundong ibabaw na ito, huwag yung lipstick ang dalin mo. Dalin mo ang kaluluwa sa langit. Eh, may iiwanan mo yung lipstick na yan. Lord, pwede ba madala ko yung lipstick ko?
At sabihin ng Lord, kamag-alala, pagdating mo ng langit, mapulang mo, mapula ang labi mo ron. Lord, yung face wash ko, pwede mong madala ko kasi may pimples ako. Pagdating ng langit, makinis yan, no pimples. Amen? Lord, pwede mong madala ko yung glute at ayon ko, mapaputi ko yun. Huwag kang mag-alala sa langit, kumikinang ka, maputing maputi ka. Amen? Kaya pag sumikapan natin ang magligtas ng maraming kaluluwa, araw-araw, nakikinig pa ho pa tayo. Hindi masama ang yumaman, pero ang kayamanan ay ginagamit lamang para enjoy mo ang buhay at para suportahan ang gawain ng Panginoon. Higit natin pakanasain ang makapagligtas ng maraming kaluluwa araw-araw. Bakit sabi araw-araw? Araw-araw. Bakit sabi araw-araw? Sino nito yung may pera sa kanyang bulsa? Sa pitaka? Sa bank? Sa ATM? Hindi mo madadala yan. Pagdating mo ng langit, walang lahat yan. Pero kung meron kang nabahaginan, uy, membro ng ano, sorority, walang ginawa, hindi makipag-rumble. Hindi ko naman sinasabing lahat ng sorority nakikipag-rumble. Halika, magsisitlayan ka sa nga, magbalik-loob sa Diyos. Ay, salamat na bahaginan mo ako. Pagdating ng langit, kakamayang ka niya. Sis, salamat ka na bago buhay ko. Amen? May tao pa ho ba rito? Pupunta ka sa mall, lalo na sa mga palengke, tatanungin ka, anong hanap mo? Anong hanap mo? Ito sabihin mo sa kanya. Ang hanap ko o kailangan ko, hinahanap ko na sa maraming tao ang pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Diyos. Napakarami na pong religion. Sawang-sawa na tayo sa religion. Merong lumang daan, may dating daan, may ligaw at lis na daan. Marami ng daan. Ang kinakailangan natin ngayon, hindi religion, ang pagsisisi ng kasalanan at pagbabagong buhay. Amen. Ang kailangan natin ngayon, yung mga nagtatrabaho at hindi asa ng asa kung kani-kanino. Ang kailangan natin ngayon, yung mga hindi mga magnanakaw, kundi nagtatrabaho ng maayos. Tingnan mo ang higaw mo, iyo ba talaga yan? Tingnan mo yung cellphone mo, iyo ba talaga yan? Tingnan mo yung relo mo, iyo ba talaga yan? Tingnan mo yung gamit mo, iyo ba talaga yan? Hello? Ano mang meron ka, iyo ba talaga yan? Nakikinig po ba tayo? Tingnan mo anong pagkagamit, tingnan mo yung bahay mo, iyo ba talaga yan? Kung yan ay hindi iyo at ninakaw mo lang, then, renounce your sins and repent from your sins. At kayong nagbagong buhay ka na, anong kasunod niya? Iligtas mo sila. Iligtas mo sila. Huwag kang mahiyang magpatutuo. Sabihin mo sa maraming tao na binago ka ng Diyos. And listen very carefully. Alam mo ba, yung mga hindi nagpapatutuo, iyan ang walang naliligtas na kaluluwa. Tandaan mo, tingnan mo. Yung mga hindi nagpapatotoo, yung mga hindi nagsishare, walang naliligtas na kaluluwa yan. At iyan ang mabilis na magbuntumalikot at bumalik muli sa kasalanan. Sapagat hindi nila sinasabi sa maraming tao ang magbabagong buhay nila. Nakikinig po ho ba? Alam mo, meron kaming livestock noon. Anong sabihin ng livestock? Meron kaming baboy, meron kaming kambing, meron kaming tupa, binibenta namin, buhay o patay. Dinidelibira namin ng mga restaurant, dinidelibira namin ng mga supermarket. At dinidelibir kami sa noon, ang kasaburi, may mga kambing noon yan, ewan ko ngayon, ang rustans, nabibenta noon yan ng mga kambing, dinidelibira namin yan. Nakikinig po ba tayo? Pero mandaraya ang timbang namin. Ang timbang namin, pidaya. Ang mga karni namin, may tubig. Pero nung na-born again kami, inalis na namin lahat dyan. Lahat ng uri ng pandaraya. Meron pa kaming aso, illegal. Nagkakatay kami ng aso, illegal yun. Pero tinigil namin lahat ng illegal. Dahil nagbagong buhay kami. Amen. At nung kami nagbagong buhay na, ako'y nagbagong buhay na. Kasi na-evangelize ko rin ang mga kapag-anakan ko. Di, ito yung mga... Dito yung bulungan ng mga iba pang hayop, dito yung ibang bulungan.
Darating yung customer. Mamimili yan. Bibentahan ko. Sir, ano po ba? Kakatayin ba yan o dadalhin nyo ng buhay? Kakatayin yan. Okay. Tapos tayo ng magkakatay. O kakatayin yan, kakatayin. Habang kinakatayan, nakaupo yung customer. Tingin kayo sa akin. Kukunin ko yung Bible ko habang siya nakaupo. Ibabahagi ko sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. At bago siya umuwi, bibigyan siya ng tracts. Hello. Pero mawalang galang na. This is very, very true. Kung konti na lamang sa panahon ngayon ang mga born again na gumagawa niya. Tama o mali? Kung konti na lang. Ang maraming born again ngayon, busy-busy sa pagkita ng pera. Busy-busy sa maraming bagay. Busy-busy sa Candy Crush Saga. Tama ba yung pronunciation ko? Mga level-level. Nakikinig ko, busy-busy sa maraming bagay, pero hindi busy sa evangelism. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang ibig sabihin ng commit, magligtas ka ng hindi maligtas. Huwag mo itong gawin sa panaginip, gawin mo to sa personal. Iligtas mo ang marami mong kapitbahay. Iligtas mo ang marami mong boss at maraming mga taong nasa ilalim mo. Nagtuturo sa'yo, tinuturuan mo. Alam mo ba, ang bangko, laging may tracks na pinamimigay ko yan sa mga hindi maligtas. At kung may pagkakataon ako, para siran yan, sinisiran ko yan. At hindi lang tracks ang laman ng bangko, lagi akong mayroong DVD. Mga DVD na matapos kong siran, ipinamimigay ko ng libre. Yes. Agaya kahapon, pagdating ko ron sa ESA, ESA. Entrepreneur School of Asia tayo, or it's called, ganun niya tayo, eskwelahan. Andun yung classmates ng anak ko, nakasama yung father. Alam ko, hindi ko kakilala yung classmate na anak ko. Alam ko, father yun, kasi once in a while, nakikita ko yun. Nilagitan ko siya, nakipagkaibigan ako sa kanya. Nakikinig pa ko tayo. Nakipagkaibigan, nakipagkwentuhan ako. Amen. At ginapa ko yung bag ko. Nagkataon lang, yung mga laman na DVD na ibigay ko, di ba, kay Pastora Elmi, no? Pinamigay ko sa mga classmates mo ni Joshua, di ba, tama? Hindi ko nalagyan. Pero sabi ko kay Diyos, Diyos, yung pattern ng last minute, opo, sapagkat pabibigyan ko ng DVD. Bita ko pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo rito? Brethren, huwag mong bilangin ang kayamanan mo. Ang bilangin mo, ilan ang naliligtas sa langit dahil sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng COVID. Evangelize the lost soul. Amen. Number one, evangelize the lost. Number two, anong versikulo? Pakikopen na lang yung versikulo. Pakikopen na yung versikulo. Matthew 28, 18-20. Hindi ko na po babasahin para hindi na tayo humaba.